Hello mga tropa! Kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago nating vlog. Bagong vlog, bagong Excel tutorial na naman yung gagawin natin mga tropa. Hindi muna ako nag-Word and PowerPoint tutorial mga tropa. Babalik lang muna tayo sa Excel. Kasi, yon parang mas madami pa akong pwede kasing ituro sa Excel. Pero babalik din tayo dun sa sa Word and PowerPoint mga tropa. Okay, so dito muna tayo muna ngayon sa Excel. So yung ituturo ko sa inyo mga tropa ay Word Workdays function. So kung ano yun mga tropa, mag-intro muna tayo bago natin i-explain. So mga tropa, bago ko explain, pahit mo na ako ng like button mga tropa. Then subscribe button kung hindi ko pa nakasubscribe sa channel ko at napadaan ka lang. At na-curious ka sa title ko mga tropa. Hit mo na yung subscribe button, sama na pati yung notification bell para updated ka sa mga latest vlogs ko. So ayan na mga tropa. Yung Excel tutorial natin ngayon ay Workdays function. So ano yun mga tropa? Kung matatandaan nyo, meron na akong na-vlog na tungkol dun sa how to calculate workdays dun sa isa kong vlog. Yan yung link sa taas or hanapin nyo sa description below yung Excel, Excel tutorial natin. Okay, ito yung mga tropa. Yan yung thumbnail ko para dun sa sinasayo ko sa inyong vlog natin. So, ayun yung mga tropa. Yung workdays ay makakatulong to sa magka-calculate kayo ng, kunyari may mga projects kayo na kailangan yung malaman kung kailan dapat siya matapos. Yung may mga sinet kayo mga deadlines sa mga reports nyo, yung mga ganyan mga tropa. Or dun sa mga nag-negosyo, kanya katulad nitong t-shirt printing, walang gumawa niyan, mga tropa. So, yan. Kung ganyan, may mga production kayo, so kailangan nyo malaman kung kailan dapat matapos yung isang project. Itong tutorial na to, makakatulong to sa inyo. So, talo na tayo sa Excel para may paliwanag ko sa inyo. Okay. So, mga tropa, ito yung workday function na ginawa ko para to sa mga negosyo nyo, katulad ng negosyo ko before, na t-shirt printing and yung mga mugs na nagpiniprint. So, ito yung, ano yung particulars, ano yung in-order nila, then kailan nag-order, tapos yung number of days kung kailan siya ipaprocess or itatatak, ganyan. Kung magde-design ka pa, yan, ito yung number of days niya. Then, kailan nyo dapat i-deliver? Yun yung hahanapin natin sa pamamagitan ng formula ng workdays. So, paano gagawin yun mga katropa? So, equal workday. So, nakita nyo dalawa yung lumabas. Dito muna tayo kay workday. So, pag dinouble-click nyo, yung syntax niya is start date, tapos days, tapos holiday. So, ito mga tropa, nakita nyo, nag-create na ako ng holiday. Itong dalawang to, kunyaring holiday lang yan. So, ito yung totoong holiday dito sa Pilipinas. So, ayan. Ito, kinrate ko lang, inimbento ko lang yan para dito sa formula na gagawin lang natin. Para mag-gets nyo lang. Okay? So, ayan. So, ang start date is kung kailan nag-order yung client nyo. So, ayan. Then, days. Yung days ay yung number of days. Okay, so i-type ko lang mga tropa kasi hindi siya napipindot dito dahil masyadong mataba yung aking. So ayan, C2. Then holidays, 'di ba sinabi ko na sa inyo kapag bracket is pwedeng hindi niyo na ilagay kasi optional lang siya. Okay, so kunyari hindi mo na natin ilalagay. So kailangan yung matapos sa 20. Okay? Pagka hindi niya sinama yung holiday. Pero dahil, kunyari may holiday siya, so kasi 2 days eh. So yung 2 days mga tropa, 18 siya, di ba? So kung yung 18 mga tropa, bakit siya naging 2 days? So, lagi niyong tatandaan sa workday function, hindi niya kinakount yung start ng date.
ika-count niya yung susunod na araw after nung start ng date. So, nag-start siya dito ng 1 and 2. Kasi sabi niya dapat matapos. Ang processing is 2 days. So, ito yung order, start ng date. So, 1 and 2. So, ito yan. Ngayon mga katropa, isama natin yung holiday. Yan, workday. Then, start ng date. Comma, ito. Comma, then holiday. Okay? So, ganyan. So, i-highlight nyo. Dito ako nag-start sa baba mga katropa kasi pag dito ko nag-start, since ang taba nung ano ko, hindi ko siya makiklik. Okay? So, dito ako nag-start. Same lang yan, mga tropa. So, ito yung holiday. Then, enter. So, nakita nyo yung difference nung wala akong nilagay na holiday dito. Kasi dito kasi, nag-automatic siya na since optional lang siya. Na since wala kayong nilagay na holiday, di niya ika-count. So, dahil dito may holiday, 21. Kasi holiday ang 20. So, pag kinount nyo siya, ito yung 1, 2. So, 2 ay 20 which is holiday. So, ito pa lang ang pang 2. So, 1, 2, 21. So, ito siya mga tropa. Okay? Gets niya mga tropa. So, ulitin ko siya dito. Workday. Start ng day. Then, C2. Then, holiday to. Enter. So, ayan siya. Mga tropa, dito sa kabila, yung workdays international yung gagawin natin formula. Parang katulad lang to nung network days international na in-explain ko. Isabi ko sa inyong link kanina. So, parang katulad lang siya nito. So, ayan. Start date, ito. Then, ito yung syntax niya, days. Ayan. Then, yung weekend. Yung difference nila, di ba mga tropa, kanina, hindi niya sinabi na may weekend. Then, holiday lang yung sinabi niya, ito. So, weekend mga tropa, kung hindi niyo yan i-click, kung wala kayong, ano, kung i-close niyo na siya automatic, kasi nga, pag bracket, di ba, sabi ko, is optional. Pag inano niyo yan, is enter. Ganyan siya. Okay? So, yung katulad lang nung kaninang lumabas. Pero, kung i-continue nyo yung formula nyo, weekend. So, kunyari, weekend is Saturday, Sunday. So, double-click nyo to. So, yan yung shortcut niya, 1. Then, holiday. So, ayan. Then, enter. Same lang siya, mga tropa. Kasi, hindi niya ika-count yung weekend and holidays. Okay? So, yan lang siya. Ang difference lang nito is, ito walang weekend na formula ito. Meron, naka-identify siya. Okay? So, ngayon ang gagawin natin mga katropa. Dahil, ito ay gusto natin gawing absolute value, absolute reference. Hindi niya siya gagalaw forever. I-lock natin siya. Yan. Lock natin yung kanyang formula, yung range niya, para hindi na siya gumalaw. Then, pwede natin i-copy dito. Okay? So, explain ko na lang yung mga formula. So, ito mga tropa, 10 yung mags na in order niya. 3 days siya. So, 22 daw. So, 1, 2, 3. So, tama, 3 days. So, ito, 21, 5 days. So, nag-start siya ng 21. So, 1, hindi kasama Saturday, Sunday. Then, 2, 3, 4, 5. So, 28. So, tama. So, ayan mga tropa, i-testing nyo lang yung formula nyo para malaman nyo kung tama yung ginawa nyo formula dito sa calendar. Okay? So, ganyan lang yung workdays and workdays international na formula. Ngayon mga katropa, kunyari, itong 1 na to, papalitan natin. Kunyari, ang weekend nyo mga katropa ay Friday, Saturday.
So, 7, then enter nyo. Nakita nyo nag-iba. Hindi na 22. Kasi nga, ang weekend nito ay Saturday, Sunday, di ba? So, ito, ang weekend niya ay 24. Ngayon, nag-order siya ng 18. So, 3 days. So, 1, 2, so Friday, Saturday ang weekend niya. Then, ano na nga, 3 days, no? 1, holiday, 2, 3. Ay, 3, Sunday. Yan. So, tama na 24. Okay, mga katroba. So, ganyan lang siya. Nagdidepende siya kung ang weekend nyo ay iba. Okay? So, ganyan lang siya. Tropa, paano kunyari mag-compute ng gagawin natin yung mga customers na demanding? Okay? Dito tayo punta. Kunyari, kailangan niya, nag-order siya today, October 17, tapos kailangan niya na agad makuha yung in-order niya ng November 2. Kasi susutin na nila agad, di ba? So, kailangan na nilang makuha yon. So, paano natin makukuha yung ilang days natin siya dapat i-process? Okay? So, paano makuha yun, mga katropa? Ito, nang makikita nyo dito, naka-special format siya kasi ang nakikita nyo lang is month and year. Pero pag dito, ang nakikita nyo yung day, month and year. Yan. So, nag-order siya na 17, dapat matapos natin ng November 1. So, ilang days yung processing nun, mga katropa. So, ang formula nga gawin nyo is yung network days na sinasabi ko. Okay? Network days international, start date, then end date, tapos weekend natin, Saturday, Sunday, tapos holiday, yan, then enter. So, kailangan natin matapos yung project na to ng 9 days lang, mga tropa. Kahit 100 pieces na t-shirt at mugs yung in-order niya. Diba? Super demanding niya. So, kunyari, yan, mga tropa. So, ganyan yung sa network days. Tapos, paano natin mati-check kung tama talaga na 9 days lang, mga tropa? I-check natin siya sa work days naman. Workday, ayan, start ng date ay ito, then days, yan, then holiday, yan, then October 29, mga katropa. Sabi niya dito, ano, November 1 eh, bakit ngayon ang deadline natin na dapat ma-deliver natin is October 29? Kasi mga katropa, si October 30, holiday. Then, si November 1, holiday din. So, dapat, bago mag-holiday, makuha niya na tong order niya. Okay mga katropa? So, ganyan lang yung formula ng network days. Tapos, tinakal ko na din yung work days international. Okay mga katropa? So, sana may natutunan kayo ulit ngayon. At kung hindi niyo na-gets, yung inuulit ko, ulitin niyo na lang uli yung video mga katropa. Para maintindihan nyo. Okay mga tropa, so pahita ko ng like button kung may natutunan ka naman today. Then subscribe button kung hindi mo pa rin napipindot yan. Sa mga na pati notification bell para updated ka sa mga latest vlogs ko. Okay, see you in my next vlog mga tropa. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!